Good day mga ka-gear up, welcome back dito sa channel. Sa mga bago lang, welcome po sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo para sa mga paparating ng mga videos pa natin. So ngayong araw guys, ang vlog natin ay mag-installing po tayo ng clear air filter cover. Nabili ko siya sa amin. Ang price nito guys is 2,000. Then itong ating crash guard. Price nito guys is 2,500. Nabili ko siya dito sa amin. Then may kasama na siyang mga Vulcan nuts. So malalaman natin mamaya kung para saan itong mga nut na to. So, ang unahin natin yung install guys is itong clear na cover ng airbox natin. Yan. At tignan na rin natin kung marumi na ba yung air filter natin. Yan. Dahil ang natakbo ni Inmax is 3,000 na. So unbox natin muna yung ating cover. Yan. So ito guys ay nabili ko lang din dito sa amin. Yan. Ang price niya dito sa amin is 2,000. Iwan ko lang kung magkano sa ibang lugar. So napakaganda rin niya. Tanggalin natin yung kanya. Ang ganda guys. Tingin ko napakatibay talaga ng pagkakagawa niya. Siguro dahil na rin sa price niya, dahil may kamahalan siya. Kaya sulit na sulit din. Unahin nating baklasin tong cover ng airbox natin. Gamit natin itong positive screwdriver. Yan, meron siyang anim na screw. Yan, unahin natin dito sa taas. Sabi sa akin ang pinagbilian ko ng nitong clear na cover is mas maganda daw kapag nagpalit din ako ng air filter na yung puso. Kaya lang wala pang budget dahil tsaka bago pa naman yung air filter natin. Kaya sa susunod na lang siya. Yan, kung napapansin nyo guys, ay nakabalik na tayo dito sa Pangasinan. Yan, dahil katatapos ko lang din nag-north loop. Duman ako dyan sa Isabela. Apari. To pagod pod. Yan dito sa Pangasinan. Bali, 1,000 kilometers yung natakbo ni Max nung tag north loop ako at wala naman siyang, so far wala namang problema si Max. Napakaganda talaga niyang pang long ride at hindi rin nagbabago yung tunog ng makina ng engine at yung hatak niya ganun pa rin, kaya perfect talaga. So itong rubber na to guys, ililipat natin siya dito sa kuwan natin sa clear na air filter. So need natin siyang baklasin. Yung air filter niya naman, kung napapansin nyo, is napakalinis pa rin niya. Yan, dahil 3K Odo pa lang siya. So pwedeng-pwede pa siyang gamitin. Para matanggal natin tong rubber na to, yan. Need natin baklasin tong dalawang tornilyo na yan dito sa loob. At ililipat natin yan dun sa ating bagong clear na air cleaner. Ayan, so nabaklas na natin siya. Bali itong nasa labas na to ang hugutin natin. Ayan siya guys. Yung sa labas ang hinugot natin. Then makikita nyo na dito yung ulo ng rubber na ililipat natin. Tutulak lang natin siya palabas. Itong ulo niya na nakapasok. Makikita nyo guys. Yun. Ayan. So natanggal na siya. Pupunasan na lang natin yung mga alikabok dyan sa rubber natin bago natin siya install sa bago nating cover. Sa paggagamit naman nito guys, ganun din, kailangan din nating tanggalin tong part na to sa labas ng ating clear na kwan para maipasok ulit natin siya. So meron din siyang dalawang
magkabilaan din. Kagaya rin siya nung stock. Guys. Ngayon, kung pagbabalik naman nito guys, meron naman siyang pattern dyan. Itong part na to is ipapagitan mo siya dyan. Kaya hindi ka mawawala sa pagbabalik niyan. So, pisto natin dyan. Tinpisilin din natin siya papasok. Ayan. Yan, so nakabit na natin siya. Kung mapansin nyo, yung part na yun ng rubber, yan, ilalagay nyo sa gitna ng parang kanal na yan. So, may pattern siya, hindi kayo mawawala sa pagkakabit niyan. Then, balik na natin yung pinanggal natin kanina. Yan, so sa pag-iigpit nito guys, sa pag-iigpit pala nito, yung sakto lang para hindi mabasag yung cover natin. Yan, so tapos na, nakabit na natin yung rubber nya. Yan. Bago natin siya ibalik is punasan na rin natin tong air filter natin para matanggal yung mga alikabok dyan at presentable siya tignan. Mga may balak na mag install din nito, napakadali lang niya install. Kaya na mismo magkabit, hindi na kayang kailangan magbayad pa ng labor. Sunod natin guys is yung crash guard natin. So tatlong piraso sila. Ganito po ang magiging itsura niyan pagkakabit natin. Yan, so magiging ganyan siya guys. So sa pagkakabit naman nito is unahin natin yung kabila, then sunod natin yung kabila ganito. Ito ang huli natin ilalagay. So para ma-install natin siya mga kagirap is need natin tanggalin itong mating na yan. So hatakin nyo lang siya. Yan. May makikita kayo dyang 10mm na bolts yan. Isa, bali dalawa yan dito rin sa kabilang mating niya. Yan, may makikita rin kayong isang 10mm. So dyan natin siya ikakabit. Lasin na natin siya gamit itong T-wrench. Ganyan ang magiging itsura nya. So kung magkakabit kayo ng ganito yan, kailangan nyo ng assistant. Ako kasi may assistant ako guys, si paring Bini. Yan. So, yung apat nga pala na bolts yan, yan po yung sa magkabilaan. Ito yung mga allen type, sila po yung gagamitin nyo dito sa both sides. Huwag nyo munang higpitan tong isa. Sa kabila naman tayo. Yan, so yung isa dito sa gitna, siya yung niyayakap dyan sa bakal magkabila. Yan, so ang pisto niya, makakagirap is ganito. Papasok nyo ulit doon. Magkabilaan sila. Yan. Yung gagamitin natin dyan, yung kasama niya na spacer, yan, medyo makapal siya. Din yung pinakamahaba na bolts natin. So hindi muna natin higpitan to.
para may lagyan natin yung bolts nitong magkabila na bakal natin. Mga kagirap, tinanggal muna natin yung dalawang bolts dito para ma-fix natin siya. Yan, yung magkabila. Yan. So, unahin natin ilagay yung dito sa gitna. So, yun, na-piston na natin siya. Yan. Yung mga bolts natin, hindi pa natin pinahigpitan lahat. Yung kanina na spacer, guys, yung medyo mahaba, yan. Pinutol ko siya sa dalawa para pumasok siya dito. Yan. At yung bolts natin, binawasan ko rin. So, higpitan na lang natin to, then balik na natin yung mating. Ito naman tayo sa kabila, sa right side. Para sure na pantay yung kwan natin, yan, gamit tayo ng nitrous. At ang pinakahuli natin ihigpitan ay itong sa silter. Ito yung pinutulan natin. Pinutulan natin itong bolts at saka yung spacer nya. Pan-install na natin siya. So bago natin ibalik yung mga mating, punasan natin itong ating step board. Yan. Then, imumuntage na natin. Yan. So, medyo nakahanga na yung mating natin dahil nga sa bracket nung kwan. Crest guard natin. Kabila naman tayo. So natapos na naman po ang vlog natin ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at sana nakatulong yan sa mga nais mag-install ng mga kagaya sa mga in-install natin today. Yan. At shoutout nga pala sa mga kagirap natin kay Sir Ricky Runas from Kingdom of Saudi Arabia pa siya. Kay Sir Richard Mu from Muntinlupa. Jansen Chisnat ng Quezon City. Javier G. Yucas. Judy Talido Jr. Aaron Meneses. At kay Pops Albert Velasquez. At sa lahat ng kahirap natin yan. Shoutout sa inyo. Ride safe. Peace.